boss, welcome back again. No? So, salamat sa pagbili ng mini driving light assembly natin. Ito. Ayan. So, ito yung tutorial kung paano i-install itong assembly na may bracket na, may bolts, tapos naka-assemble na para semi-plug and play, mga bossing. Kasi, ayan. Iyaan natin, i-attach natin, tuturo natin sa inyo kung paano i-install to assembly na to sa kahan natin. So, ituturo ko rin yung pag-install sa tabas at sa hindi. Unahin muna natin yung sa may fender, ibababa natin. Pag binili nyo yung assembly natin, may kasama talagang spacer para sa fender. Kailangan na kailangan natin maglagay ng spacer, mga bossing, kasi tatama tong mini driving light natin dito sa tapalodo natin, mga bossing. Kaya kailangan magbaba tayo ng tapalodo. 17mm yan, pangkalas ng axle sa front wheel. Tapos, kailangan na agad natin yung chassis natin. Isang gulong. Tapos lang to. Tapos alisin yung gearbox. Baba natin yung gulong. Tapos mga bossing, kailangan natin alisin yung tatlong stock bolt sa ilalim ng fender. Alright, nandito tayo sa fender, mga bossing. So ito yung kailangan natin alisin. Yan. Medyo madumi lang ano. Ayang tatlong yan na patriangle. So 10mm yan, mga bossing, pag kinalas nyo. So yun, mga bossing, after nyo makalas, may matatagal kayong tatlong 10mm na may iksi. And then, pinaka-importante dito yung mga washer nyo. Matatanggal kasi yan. Ayan, yung tsura nyo ng washer. So kailangan nyo i-maintain yan kasi kapag wala nito, gagalaw yung fender nyo or baka lumusot yung mga bolts na bago na ilalagay natin. So dito, mga boss, yung provided na bolts and nuts dito. Ayan, meron siyang 4 na 8mm na nut. Tapos 6mm na bolt. Unahin muna natin yung bolt. Lagay natin dito sa left side. Ayan. Right side sa camera pero left side dito. Tapos ilagay natin yung apat na. Ayan. Sakto lang yan yung ganyang sobra ng thread sa sa spacer natin. Kasi kakainin naman ng tatlong natitirang thread. So after nyo may ilagay yung isang side, ilagay naman natin yung kabilang side. Bali, tatlo yan. Ito naman tayo sa likod. Ito yung yung pang-last natin na spacer yan. Naghahaba talaga tayo ng bolt para hindi tumama yung mini driving light sa fender. So mga bossing, maluwag talaga yung yung spacer natin kasi magiging lang naman yan. Pang extension. So huwag nyo muna ikpitan, mga bossing, hand tight muna. Kasi i-adjust pa natin. Ang Muse 40 kasi walang standard na nakapokus or naka-align na talaga yung fender natin. Nagalaw pa rin yan. So ayan, mga bossing, nailagay na natin yung spacer. Mababa na yung fender natin. And then, lalagay muna natin yung gulong para ma-align natin tong fender. Kasi kapag sinalpak nyo lang basta-basta, baka mamaya baliko yung alignment nyo, nakaganyan. So magka-trial and error tayo para mapantay natin yung front wheel sa fender natin. Nagalaw kasi. So hindi ko muna ibabalik yung gearbox, mga bossing, kasi useless din, tatanggilin natin. Ia-align lang muna natin. Ayan. So gumagamit ako ng extension para mahigpitan natin. Ayan, wala siyang diretso lang. Mahigpitan natin yung mga bolts na nandito na sa fender. So ayun, mga bossing, sa tingin namin pantay na yung gulong sa fender. Tapos naka-hand tight na yung sa may dalawang bolt sa harap. Pwede na natin alisin yung gulong tapos higpitan na natin ng todo. Tinanggal ko na yung gulong, mga bossing, tapos pwede na natin higpitan ng todo pa. Ayan, mga boss, check natin kung pantay ulit.
So ito na yung alignment ng fender and front wheel natin, mga bossing. Ayan, pantay na pantay. So sa specs naman ng tire natin, ang pinaka standard ko kasi, ayan, mga low profile. Pero kapag lagpas na ng 80-80, may possibility na kasing sumaya dun sa gilid ng fender natin. Kasi parang may palikpik yung fender natin eh. So kailangan, it's either mag-liit kayo ng gulong or tabasin yung gilid ng tapalodo natin. Ito yung sinasabi ko na tatabasin. Tapos kapag kuwari kailangan tabasan, dito lang. Para lang lumayo yung distance ng tire and fender. Alright mga bossing, so tapos na tayo. Pasok na tayo dito sa mini driving light installation dun sa may front cowling natin. So dito mga bossing, kunin yung smiley nyo, no? Tapos tanggalin muna natin yung dalawang bolt dito. Dito at saka yung sa kabila. Yung bolt na to, tapos yung bolt sa kabila. So dito mga bossing, meron tayong tatanggalin na makakaharang kasi sa racket natin. Ito. Tatapyasin lang natin ng pa-letter L. Ganun din sa kabila. So dito mga bossing, sa bracket ko, meron dalawang option kayo dito sa ano. Kaya apat yung butas nito sa taas. Kasi yung dalawang magkadikit dito, yung malapit, yun yung pang hindi tabas. Ibig sabihin, hindi na natin tatabasin tong sides na to. Yan. So makikita nyo sa screen, yan yung itsura ng hindi tabas, tapos ito yung tabas. Ayun yung pinagkaiba nila. Mas maganda kasi yung tabas, medyo malapit dito sa dulo ng ano natin, ng side ng fairings natin. So kung hindi tabas mga bossing, ilagay nyo lang dito sa dalawang butas na to na magkadikit. Papagtabas dito na sa dalawang dulo. So napili ni bossing tabas, kaya tatabasin natin yung ano niya, yung fairings niya. Dito ang iti-check nyo lang ito mga boss, tapos ipantay nyo lang dito yung tabas, parang ganyan. Tapos dito nyo rin tatabasin. Meron akong grinding tool mga bossing, pero mas pinili ko na gumamit ng talim ng nagaring bakal kasi ito yung mas meron ng lahat. So dito ang palatandaan ko, hanggang dito lang sa dulo yung tatabasin natin sa linya niya, ay yung linya. Tapos kabila naman tayo. So ito na mga bossing yun, pantay na natin, no? Tapos gagamit lang tayo ng plies. Hawakan nyo itong dulo kasi manipis nyo. Right, ayan, ganyan kadali mga boss. Kung kulangin man, liyahin nyo na lang to o kaya lagariin nyo ulit. So ayan mga bossing, check na natin kung papasok tong assembly natin ng mini driving light na may bracket. So dito mga bossing, kuha kayo ng sa mga body bolts nyo yung mahaba. Meron kasi yung bolts na maiksi, katulad nito. Ayan, maiksi at mahaba. So mas maganda yung mahaba para makover up niya agad yung buong tread nung paglalagay natin sa bracket. Kasi kapag may isa, kakainin niya lang yung thread ng plastic dun sa kaha. Kaya mas maganda yung mahaba na ilagay mo. So ayan mga bossing, meron na tayo. Tapos na yung driving light na nakakabit. So kaya may bolts tayo dito mga boss, para may adjust mo yung pataas o pababa, tapos depende na sa bracket ng mini driving light mo yung bawat gilid. Pare, pag hindi pantay dito, pwede nyo i-adjust dun sa bracket na paganto. Katulad nyo yung for example, ganyan. Ito, dikit na to sa kaha, pero ito hindi pa. May space po siya. Pwede nyo itaas dito sa bolts. Bawasan nyo yung thread. I-adjust nyo dito. So kaya ganyan yung design natin mga bossing, para free kayong mag-adjust ng mga bulbs natin. So ayan mga bossing, yung
ano yung package natin sa Shopee natin na Tego 18 na assembly natin na mini driving light. Ayan. Ganun lang kadali install mga bossing. Medyo kakain nga lang ng oras syempre sa mga pantayan. Pero sundan nyo lang tong video to. Tapos, madali nyo na may kakabit. Alright mga boss, so tapos na namin gawin. Check na lang kayo sa Shopee account ko mga bossing kung ano yung mga kailangan nyo dyan. Kung yung assembly ng mini driving light, harness ng mini driving light, tapos yung domino switches dito. Yan. Yon, thank you.